Diretso ang shaft mo, diretso din ang bat mo. Pero pag kinabit mo silang dalawa, pag niroll mo sa lamesa, bakit hindi diretso at bakit nagwiwiggle? At pag pinaikot mo sa semento, makikita mong para nagwawabol. Ano kaya ang problema nito? Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marl Bev, and welcome to my channel. Okay guys, example ko itong tako ko na ito. Kung mapapansin nyo, yan, may awang. Tingnan nyo yung arrow, red arrow. May konting undershot, tapos may konting awang dun sa gilid, dun sa may logo. So yan ang culprit kung bakit pag inikot mo siya ng ganito, makikita mo may wobble. So isa lang ho ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, hindi diretso doon sa joint o merong konting sobra. Ayan, tingnan mo siya. Ito po ang isa sa pangunahing pamamaraan kung paano mo malalaman kung straight ba yung kabitan ng joint mo sa shaft mo. Kahit diretso ang shaft mo, diretso ang bat mo, pero pag kinabit mo siya, maaaring may wobble o hindi roll ang straight niya pag nilagay mo sa lamesa. Ang pangalawang pamamaraan ay gagamit ka ng pocket lathe machine. O yung pocket, yun o, yung dalawang yan may arrow. Ang tawag dyan ay pocket lathe machine kasi para siyang roller na umiikot. So ilalagay mo yung dulo ng joint, siya sa may joint at yung dulo ng base ng yung bat at papaikutin mo siya. Doon pala makikita mo umaangat na yung dulo ng shaft mo. Pag umaangat yung dulo ng shaft mo, ibig sabihin merong hindi naka-align o merong sobra doon sa bat mo. Yan, kamukha ng ginagawa ni Sir Nimrod. Tatandaan niya kung saan umangat yung tako mo at yung ilalim nun, yung opposite, doon siya babawas o kakayas ng konti. Yan, pinakayos niya. Ngayon, sa dulo ng shaft mo, maglagay ka ng isang parang pinaka point of reference mo. Yun, yung stand ng camera niya. So, pag pinaikot mo siya sa lathe machine, sa pocket lathe machine, tingnan mo, taas, baba, taas, baba, taas, baba. So, dito, tatandaan ni Sir Nimrod kung saan tumaas yung tako at yung ilalim niya, yung opposite niya, kakayas siya muli. Para malaman niya kung saan niya i-adjust. Ngayon, kung titingnan mo ito ulit, after niyang kayasin, after niyang bumawas at nag-adjust, kung mapapansin mo, parang konting-konti o parang halos wala na pong movement, diretso na siya. So, ganun lang kung kadali mag-align ng tako para mag-roll ng straight. So, I hope na may natutunan po tayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share, and thank you for watching my video.